kayong anak ko kadili man daot. Di ka ka-imagine sa akong character? Yes, niadto ko sa ilang balay. Did you know the reason nga nag-aadto ko sa ilang balay? Because internally, she was having mental breakdowns that none of her friends were supporting her for. Laliman ka, mga taga Davao ra na, pero wala na nagpakita sa iya hatong kapila siya ni Kang A sa iyang live. Tung one time nga ni Kang A siya sa iyang live that I made a video publicly, paghuman ato nilarga kong Davao, kaya amo siyang giubanan sa psychologist. Ako'y nihatod sa iya ha. Sumangutan na ka on sa character na ko. Kanus ako ni Tingog, December pa May, nag-stop og storya. February, gihangyo ko niya nga maghimok og video nga wala may issue. I did it, I made it. Pero tung May, nga iya kong gi-accuse, nga gidautan ako siya, di na po't siguro sakto. Di na po't siguro sakto na i-question mo ang akong character, pero wala ka kasubay sa storya o wala ka kibalo sa tinuod. Wala may kaso, no, na you judge me based on what you see on social media. But what you did not see is that the friends that she's expecting to be there when she needed them weren't when she needed them. Nga no, iya pa malaging igsoon ang nihatod sa psychologist ug nihuwat with us for 6 hours. When she took the psych test, hantod nga gi-advisean siya nga dili sa mag social media. Where was her friends nga mga taga Davao ra? Nga no, ako pa may nag-uol-gool. That's why I stopped worrying. Because apektado na kay ko nga pati ako magka-anxiety na. Pati ako magka-problema na because gi-problema pa namo ang iyang warehouse ato nga time nga grabe og kawat. Na pati ang iyang mga igsuon, dili siya maminaw sa iyang mga igsuon nga internally, dili na gyud okay. Pati problema niya sa iyang bana, pati ako madamay. Pati ako og akong partner gagi-insulto niya karon madamay. So you question my character, but I kept that silent for many months to protect her. Before you question my character, please think in your life kung nahitabo na sa imuha. Dili ka mapuno? Dili ka motingog og yatak-yatakan na ka og insultuhon na ka? Oo, kita ka nga nag-uban ni. Pero kita ka what happened behind closed doors o kapila na mo siya gitabangan o kapila na mo siya gitawag-tawagan o kapila na mo siya gisuportahan mumukang asya? Nga kapila mi nagsagubang sa iyang mga meltdowns? O kapila mi nihatag og advice o nihatag og tabang sa iya ha para makasabot siya sa sitwasyon niya? And you question my character just because I spoke the truth and I am speaking the truth. So dapat di ay ato pangatan, nisulti na lang yun ikog tinuod, no? Kay laliman ka, mo judge ko kag character, kakaroon ako ni Tingog, pero December pa may nagka-problema o nagka-issue. So between namong duha, kinsay toxic o kinsay naguna. We don't like no. Ano. Ang clinic-clear lang kasi namin dito, even ako, I warned many times na, which is matigas talaga ulo nung CEO ng SY Glow, matigas talaga sobrang ulo niya. Sobrang tigas! Oh, kasi kung... Girl! Antigas! Anlala, as in, number one, she was advised by the psychologist to get off of social media because she was having a mental breakdown already. She was not sleeping well. I was so worried about her. I even cried. I was so worried. I wanted to go to her. Nag-away pa kami ng partner ko because he would not drive me to Davao. As in, ganun na nalala na. I wanted to even ride a bus to go to her because even her own friends in the same city wouldn't even go to her because ganyan siya kalala. Ayaw niya makinig. Imagine. Hindi siya high blood, guys. Ganyan lang yung tono talaga niya. Na, in, like, ano kasi siya, pag ganun lang talaga yung tono niya, mataas lang talaga. And then, excuse okay. me ha, anong hindi kinausap ng personal? Alam mo ba kung ilang buwan ako nakipag-usap ng personal sa babaeng baliw na yan? Oh my God, seriously. Kaya nga, ayoko na siyang kausapin, blinako na siya. Blinako siya nung time nung kay Freddy Royo na. Kasi number one, pinalabas niya na siniraan namin siya. Day, giunsa di ikapag sira. Day, na nag-move forward man kaming lahat. Day, ang ganda-ganda ng buhay ko. May mga brands ako na, my God, 30, 40 CEO, halos umabot na nga ng 60 at one time. Na hindi ko ini-endorse yung products, pero tinatanungan ako ng business advice. Nagko-consultant ako. Diba? Tapos, all of a sudden, oh my God, she had a meltdown na siniraan mo daw siya, Miss Ayang, siniraan ko daw siya, si Freddy daw, sinisiraan siya, oh my God, ang pangit daw natin, ganyan-ganyan. Parang, ha? Alam mo yung magugulat ka na di ba nag-usap pa tayo na, Mima, ba't ganun? Parang alam mo natin na kulang siya ng kiyod, pero bakit tayo apektado? Ako, ay anong sa kanya, fake talaga siya kasi meron so, siyang mga messages na tutorial siya. Na-send ko yun sa'yo. Nagsasorry siya. Yes. Pero nung nagkaroon ko ng issue with the blue brand, I don't yes. want to mention that. Nag-comment siya. Nag-comment siya doon. Nag-comment siya. Correct. Nag-grabe daw ako. Nasiniraan tayo pareho. Yes. Yes.
Which is, guys, hindi tama yung ginagawa mo, SY Glow. Hindi ka ganun. Correct. Kapag nag-sorry ka, tigil na. Ngayon, oras siya FDA nga, wala gitagaan, mauto ang iyang na-issue nga. Wala daw FDA kay, wala man ko ikapahatag ato na time. Mauto. Wa, magiging ko nag-content ayo ana. Ikong toxic pa ko, habay na natamo gipang, gipang content tira. Pero kung giaway ka niya, gapatakag ingon na dili FDA approved, di ba musukol ka? Sige daw be, kamo, kung sa ako ang apunto, okay na sa inyo ha, ingon-ingon ka nga dili FDA approved. Okay na sa inyo ha? Dili, uy, uyaw ba yan yun yung mga bulanon pag biyong kagaba? Ta mo unsa adin, hila kong taman, giludhan. Lord, unsabay na buhat ko. Gabaan ramo, mojud akong gingon. Grabe na kong hilak. Pagpanira nga dili FDA approve ako ang produkto. Pagpanira nga dili FDA approve akong produkto. Constructive criticism ang tawag di mo ana. Ha? O si tawag sa giingnan nga dili FDA approve ang SY Glow. Sige daw be. Tubag. Tubag. Constructive criticism ba ang word na dili FDA approve ang product? Criticism ba na? Sukol, yes. Uy, sukol ta, uy. Bapa, wala ko'y distributors karon, wala na ko nagkuhag distributors. Mm-hmm. Kung gibalik na niya, sa una pa na nga issue. And I understand my distributors. Sa una pa man dahil na, sa ginoo ko, lahat naman naroon. Move on! Yawa na, yun na ay nagsulti na ako, dira, no? Ipaundang daw na ako akong negosyo kay wadaw ayok kuyawan. Okay na naman. Hampak si mga tubangan ng FDA na ako, dire. Kisa to nagsulti ha. Hampak si mga tubangan ni akong FDA, dire. Gara na sila. Ayun na, sagdi na sila. Basta importante ni Hapis. Pakita na to kung saan. Kunya karon naman ko ipkahampak si mga tubangan ng FDA. Gusto man ni mong masultian eh. Eh, swaglo na. Hindi mo napod ka nga, dili na mao. Gusto naman pod, ha?